Bali, ang magiging recipe natin for today, napakasimple lang. Gagawin natin simpleng-simple itong tinatawag nating humba or paksiw na pata dun sa mga Tagalog. Paksiw na pata, sabi nila sa Bisaya at saka sa Batangas yata, humba ang tawag nila. So ito, umpisa na natin. Siyempre, main ingredient natin, ito, yung pata. Pata to ng baboy. Meron din akong sinamang kuko. Alamin natin muna siya dyan. Meron tayo rito ng bulaklak ng puso ng saging. Ayan. Dried to. Nire-rehydrate ko lang. Ayan. Kasi mas masarap to. Manamis na misang lasa. Ngayon, meron ako rito ng bay leaf. Meron akong black pepper at saka cinnamon. Yung cinnamon, again, optional. Kung gusto nyo lang pong dagdagan ng extra flavor. Gusto natin pasimplein lahat to para madaling iluto sa bahay. Ayan. Ito, chop na sibuyas, bawang. Oh. Ayan, so ito, gisa na natin yung sibuyas, bawang. Hindi naman kailangan na, ano ito, kahit sabay-sabay nyo na. Make it simple. Ayan. Sibuyas, bawang, medium heat nyo lang. Lagay nyo na yung cinnamon dyan. Lagay nyo na itong bay leaf. Ayan. Beauty almond. Yung buong paminta. Ayan, lagay nyo lang yan. Ganyan, medium heat nyo lang. Tapos, pagkatapos niyan, yan, medyo paamoyin niyo lang yun, ano, maamoy niyo po kasi yung amoy ng cinnamon. Yan, pagka naamoy niyo na yon, lagay niyo na yung pata. Yan, mas maganda rin kung i-ginigi sa inyo kasi yung flavor nung una nung nilagay niyo, yung bay leaf, bawang, sibuyas, paminta, at saka yung cinnamon. Napupunta na yung amoy dito, yung smoke dito sa pata. Yan. Pwede rin kayong gumamit ng ano, ha, ng liempo dito. O yung pork butt. Kaya lang yung pork butt kasi medyo hindi nagkakaroon ng natural na lapot or thickness yung sabaw nyo. Hindi katulad pagkapata. Pinakamaganda pata kasi yun nga, yung kuko niya. Yung sa mga niluto natin, doon sa patatin natin, yung collagen na galing dito sa lipid, yun ang nagbibigay ng lapot, extra lapot. Sukal naman, mamaya, ganun pa rin, optional. Bahala kayo kung gusto niyo yung kulay pula o yung puting asukal. Pwede naman kasi ang ano lang naman natin yung tumamis. Kaya lang, mas masarap pagka yung brown sugar. May different flavor ka. So mamaya gagamit tayo ng brown sugar. Sa humba, naglalagay sila ng saging na sabay. Pero kung wala naman kayong saging na sabay sa bahay, okay lang yun. Ayan. Pero talaga, syempre, pagkapaksiw na pata at saka humba, huwag mawawala sa inyo yung banana bloco. Kasi may flavor pala yan. Kaya nagbibigay ng lasa ng paksiw na pata or humba. Yeah, pinapabrown to para kasi mas maganda yung itsura niya at saka yung masarap, masarap yung flavor ng medyo parang nasunog mo yung balat niya. Gano'n pa tayo may puto? Mamaya ba? Malulipot siya. Eh, para bang tiklop-tiklop pag gagawin na rin, no? May time na rin. May tinatanggal kang hitla. Ano ba yung lupot natin? Ilang be. Tapos yung iba sinasabi, eh paano kung halimbawa, tatay ko yung ginanon, diba? Tapos makikita mo, or kapatid mo, or asawa mo. Biglang lumabas eh, no? Walang paalam. Ayan. So, ako na po magtutuloy na ito. Ayan, binaligtad ko na siya. Ibahin ko kaya luto niya, no? Gawin natin tong sinigang na pata. Wala na, sinigang ko na. Ayan. Lalagyan ba ng suka? Wala, pare. Tama ba, lalagyan ng suka? Ah. Saka toyo. Ay, yun na. Yun na, toyo. Asukal. At saka cinnamon powder. Hindi na, may cinnamon powder. Ayan, okay. Sige. Makailan mo na. Dali, ikaw. O yan, dahil ano daw kamo. Medyo napabrown mo na yung balat. Ayan, nabaligtad ko na siya. Dahil nawala si Papa B. O, ngayon, lagay mo na yan. Ang effort. Ito, hindi. Ito na yung panukat natin. Lagyan natin ito. Ito, tawag ko rito, light soy sauce. Eh. Okay, kumain. Half cup. Lagay natin yung ingredients para talagang pasundan ng mga ano natin, viewers. Half cup din ng oyster sauce.
ganitong ulam yung ano eh, pang special occasion o kaya mga tipong pang restaurant, di ba? Okay. Yung makakain mo lang kapag nag ano ka. So, bali ang ano natin, bali yung tobi. Bali yung mga soy sauce na ginamit natin, tatlong klase, puro tiga half cup na. Half cup ng light soy sauce, half cup ng oyster sauce, at saka half cup ng, ano yung isa? Kung karne natin, mga 3 pounds to, so mga isa't less than 1.5 kilos ng baboy. Kahit anong gamitin nyo, tama yung portion nyo yun. Sa akin, ayon sa panlasa natin, yun ang eksakto sa akin. So ngayon, lagyan natin siya ng suka. So, 3/4 cups naman ng suka yung ilalagay nyo. Ito, nagbibigay flavor, syempre, dahil nga paksiyo, napatantawag ko rito, dapat may konting asin, di ba? Ayan nyo na, kaya tatakot kayo sa sunog na yan, sasama sa flavor yan. Okay, matakot haluin dito, hindi naihilaw ang suka dito. Hindi dahil nasa Amerika tayo, ibigin na ba yung konti lang naman? Kasi hindi ganun kadami yung mantika niya. Kaya ako, nilalagay ko na rin itong ano, ha, yung banana bloco. Hindi, ito maglagay. Total, nakaglove siya. Hanggang maaari, pantay lang ito. Hindi ko naman sasayangin kasi pampansip ko bukas to. Burot talaga ng ano yan, ng mga buto. Kaya yung natural na tubig. Ano yun, para approximate lang? Oo, yung sa tubig, hindi nyo naman siya kailangan sukatin kung gaano kadami. Pero syempre, huwag kayo masyadong maglagay ng madami dahil patutuyuin nyo rin, sayang yung gas nyo. So, napakasimple nito. Ang pinakamatagal lang naman dito kasi yung pagpapalambot. Pero yung procedure, the way you cook, how you cook it, hindi ganun kahirap to. Ang importante, yung mapalambot nyo ng todo-todo yung karne na hindi siya natatanggal sa buto. Lagyan nyo na rin yung asukal. Lahat, kumbaga, tawag dito, lahat, ano na lang eh. Drop-drop lang o tambog-tambog lang. Yan, pwede mong balik-balik na rin yan. Sa una, lagay nyo muna kasi tansyahin nyo na lang kasi yung iba ayaw naman ng sobrang tamis. Pero yung iba gusto, matamis. Yan, mga dalawa, three tablespoon. Yan, yun lang yan. Wala ako kasi kung brown sugar eh. Kung may brown sugar ako, mas masarap ito. Ngayon, dadagdag ko na rin ito. Mahilig ako rito. Ito, rehydrate yung hindi na kailangan. Ayan, pwede nyo na rin lagayin dyan. Nung una, yung una nilagay ko, binabad ko, pero gusto ko pa rin dagdagan. Gusto ko maraming ganito, kaya dinagdag ko na lang. Ayan. Yeah. Parang game nito, yes. Corn. Black corn pepper ba ito? Tama. Pepper corn. Nagalo-alo. Black corn pepper. Black corn pepper corn. O yan, bigyan natin siya siguro isa't kalahating oras. Totodo natin siya. Pag nakita niyong kulong-kulo na, bawasan niyo yung ano. Medyo medium heat nyo na kasi baka umapaw, madisgrasya, lalo na pag sa bahay kayo. Okay, inawanan tayo ng chef natin. So, check ko lang kung malambot na si pata. Ay, oo. Oo, lambot na niya. Ayan, oh. Tumatagos na siya sa laman. Tuyo na siya, sobrang lapot. Saka, konti lang dahil hindi ko alam ang plano ni Bossing. Ayan. So, kaya ko ini-strain. Tignan niyo ako. Para lang matanggal natin yung mga dumi at saka yung mga buto. Sobrang lapot na niya. Saka lutong-luto na. Lambot na. Ayan. Ito, mga kaibigan. Ayan, nakita niyo. Naglalapot-lapot na. Ano na yung sabaw natin. Malambot na. So, 1.5 hours to be exact. Yung pagpapalambot natin, na yung itsura niya. Ayan, kung mapapansin nyo, talaga namang na. Itong isa, kumalas na yung laman niya sa loob. Ayan. Malambot na siya, tsaka malagkit. Nabaho. Ngayon, meron tayong frozen na saba dahil walang nabibili rito talaga. Mahirap bumili ng nasa balat. So, bumili na ako ng frozen na saba. Ayan. Gagawin ko, hiwain ko lang siya. Tapos, i-deep fry ko para maganda yung kulay niya. Ito na yung sabaw natin. Ayan. Pag hinango ko to, mamaya patutuyuin lang natin. So, ito na yun na natin. Hiniwa ko siya ng pina-slice ko siya. Patry lang natin. Para mag-gold lang siya ng konti. Golden brown.
O yan, lagay nyo lang dyan, prito nyo lang. Dinamihan ko lang yung mantika para mas mabilis tayo. Pero lahat ng ginagawa ko, optional lang ha, optional. Kung may saging na saba kayo, well, yeah, ilagay nyo kasi para ayun yung sa humba eh. Sa paksiw na pata naman, which is yun yung ginagawa naman namin at saka ng mami ko, hindi kami naglalagay nito. Ayan. Saka since may banana blossom doon, or lily na tinatawag nila, lagyan nyo na rin ng saging na saba. O ngayon, aahunin ko na itong ano natin, yung pata natin. Tingin nyo ako. Ayan, di ba? Nakita nyo ang ganda ng kulay. Oh. Kung mapapansin ang ganda ng kulay niya. Ayan, banana blossom, lagyan nyo lang dyan. Ayan na itong ating banana cube. Lagyan nyo lang dyan. Na banana. Sigurado, matutuwa si ano ha, si Papi or si Mami dito, sa luto na to, pagka pinagluto nyo. Mayari na, paksiw na pata ba or humba? Ayan. Comment down below nga pala, tingnan nyo ha, kasi iba-iba rin talaga yung tawag sa mga bawat luto. Pero same procedure. So ayan ha, ito na yung ating humba or paksiw na pata. Para pampabango rin, lagyan nyo na lang ng coating scallion. Optional din yung uwi dito, hindi nyo naman kailangan talaga lagyan. Kaya lang, lagi ko sinasabi, yung presentation, pag nabusog ang mata nyo, mas lalo kayong gaganan. Ano nga ito, luto na yung paksiw na pata natin, or humba, sabi ng iba. Kaya, namimili lang ako ng koko. Tikitikim lang po ako. Tiba natin, coating sauce. Alright, kain na. AJ, you wanna try it? Try the banana too. Yes, sir. Okay. Mm, lasang pasyo na. Lasang pasyo na banana. O, yan. Ang sarap. Bali, makikita natin na talaga namang malambot siya. Mapakita ko sa inyo uli yung laman niya, yung pagiging malambot niya, para lang mapatunayan natin na talagang malambot ang ating niluto. Yeah, sobrang lambot. Okay, kailangan mo ito ha. Saan ko siya? Yung balat niya talagang nakikita ko yung itsura ng loob ng karusel niya. Ang galing ang lambot niya pero intact. Yun nga, yun sa buto. Yung inahabi natin. Pitin natin. Kumbaga, kumakalas siya sa buto pero tingnan niyo yung itsura ng laman niya. Ayan, kaya na po tayo. Ito na po yung paksiw na pata or humba natin. Ayan, nandito yung kanyang, ito yung pinaka-saging niya. Ayan. Humba! Yeah! Let's go to work. Cause I'm tripping. Gotta work on myself. Cause I'm falling apart. Please wake me up. Above the dome, need all my challenges and search for my strength. I defeat.